Kalaboso ang lalaking nangikil umano sa isang menor de edad na niloko niya online. Ang siste nagpapanggap na magandang babae ang suspect at saka pipilitin ang biktima na magpadala ng mga pribadong larawan na kalaunay gagamitin niya sa pagbablockmail. Makibalita tayo kay Katrina Son. Ayun, nilagpira na. Visible lang. Nang may abot na ang marked money, agad na inaresto ng mga operatiba ng Bulacan Police ang 20 anyos na si Julius Angelo Mondragon. Suspek siya sa pangingikil sa isang menor de edad na na-scam niya online. Kwento ng 16 na taong gulang na biktimang itago na lang natin sa pangalang Jay. Nagpakilala online si Mondragon bilang isang magandang babae. Naengganyo raw si alias Jay na kausapin ang nagpakilalang babae dahil bukod sa maganda ito, mabait din daw kausap. Inakala rin daw niyang totoong account ito dahil sa dami ng mga pictures na ginamit ng suspect. Nang makuha na ni Mondragon ang loob ni alias Jay, dito na raw nagpadala ang suspect ng hubad na larawan ng babae at pinilit din si alias Jay na magpadala rin ng kanyang hubad na larawan. Nagpadala naman si alias Jay, pero ilang araw daw ang lumipas, may tumawag sa kanyang isang lalaki. Nagpakilala itong kuya ng babaeng nasa picture at sinabing kung hindi magbibigay ng pera si alias Jay, ipapakulong siya dahil sa umano'y pambabastos. Dito na nagsimula ang pangingikil ng suspect sa biktima. Dahil sa takot na walang maibigay sa suspect, napilitan pa raw si alias Jay na kumuha ng mga alahas ng kanyang mga magulang at isinanla ang mga ito para lang may maibigay na pera sa suspect. Nasa 400,000 pesos daw ang nakuha ng suspect sa biktima. Naging maingat tayo sa internet at sa paggamit ng social media. Kung nagpapakilala, nanghingi ng picture, pinapopost ka, or pinapagawa sa iyo yung mga bagay na alam mo namang hindi mo pa na-meet in person, huwag natin gawin. Nag-sorry naman ang biktima sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang nagawa. Gusto raw niya ngayong mabulok sa kulungan ng suspect. Aminado naman si Mondragon sa kanyang ginawa. Alam ko naman po na hindi sapat yung mga salita para maniwala silang nagsisisi ako. Gusto ko lang po malaman niya na hanggang ngayon kahit ganito nagkikare pa din ako sa kanya. Maharap siya sa kasong robbery extortion, child abuse at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nananawagan naman ng pulisya sa iba pang posibleng na biktima ng suspek na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Katrina Son, GMA News.